I'm Liana Mariel Bona. So, katulad po ng sabi kanina, dati po ako estudyante. Ayan, nakilala, hindi po ako actually, hindi po ako na-invite, hindi po ako na-recruit dito sa business kasi po yung mama ko po yung member ng Empowered Consumerism. Siya po yung unang-unang networker sa pamilya namin. So, ako po, kung ano, papipiliin ako magninegosyo at mag-aaral, mas pipiliin ko po talaga mag-aaral kasi mas madali po humingi ng pera kesa magtrabaho kasi alam ko na nahihirapan yung mama ko eh. Pero mas madali sa akin na maghingi ng maghingi. Tapos, nakita ko yung Facebook ng mama ko. Kumikita siya through Facebook. Nainggit ako kasi sabi ko, may Facebook din naman ako. Bakit hindi ako kumikita? Sabi ko, bakit may pinopost siyang pera tapos may nagjo-join. Bakit? Anong sistema meron? Kaya sabi ko sa mama ko, "Mama, ano yung business mo? Gusto ko subukan. Gusto ko din gawin yung negosyo mo. Total, meron din akong Facebook." Ayun, ang sabi niya, "Sama ka sa akin sa office. Doon tayo matututunan mo kung paano yung ginagawa ko. Hindi ako yung magpapaliwanag. May mag-explain para mas maintindihan mo yung negosyo." Tapos, sumama ako sa office. Syempre, dahil bata, yung isip, parang hindi po mapasok sa isipan ko yung negosyo. Kasi nga, parang estudyante, hindi naman pinag-aaralan sa school yung networking. Parang hindi ko matanggap sa isipan ko kung ano yung pinapakitang opportunity sa akin. Kaso, dahil paulit-ulit akong sumasama dahil nga mama's girl ako. Gusto ko kung nasan yung mama ko, nandun din ako. Sama-sama lang ako sa kanya. Hanggang sa yung pagsama-sama ko sa kanya, nakikita ko na yung kagandahan ng opportunity. Doon nabubuksan yung isipan ko na, ay, mahirap palang kumita ng pera. Hindi pala dapat ako hingi lang na hingi. Hindi pala dapat na pera lang yung nakikita ko. Dapat nakikita ko din pala yung hirap ng mama ko sa pagiging empleyado. Kasi yung mama ko po, 18 years siya sa pagiging empleyado. And ang kagandahan, kasi nung nakita niya itong opportunity na to, ginawa niya po ito part-time. Nung sumasama po ko sa kanya sa office, part-time niya din po yung ginagawa. And yun po, ang nakakatuwa po niyan kasi yung bang from pagiging batang isip, yung parang naunti-unti, nagiging matured yung isipan ko sa totoong hirap sa labas, na mahirap kumita ng pera, na mahirap kahit mag-a-apply pa lang, mahirap na eh. So kaya nung sabi ko sa mama ko, gusto ko na magpa-member. Di minember po ako ng mama ko, isang account. Sabi niya sa akin, trabahuhin mo yan, i-work out mo yan, kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng income na hiwalay sa akin, gagawin mo yan ng seryoso. And yun po, after ko po gumraduate sa school, ginawa ko siya seryoso. Last year po, full-time, pumunta po ako sa online hub ng team namin. Doon po ako nagpaturo sa mga mentors ko, sa mga higher uplines, yung may mga experience na dito sa business. Doon po ako sumaklolo, sabi ko, kasi gusto ko matutunan paano kumita through Facebook. Tapos, punta pa rin po ako ng punta sa office, sa training. And yan, yung training po ni Sir Jason Lino, lagi ko po yan pinupuntahan. Kahit nung una, hindi ko naiintindihan. Pero dahil nga, gusto kong magkaroon ng pagbabago yung buhay ko. Kaya kahit hindi ko naiintindihan, pinipilit ko intindihin. Tapos, and ang kagandahan nun, kasi last year, nung training ako ng training, napapansin ko na hindi lang pala yung income yung pumapasok sa akin. Ang naidadagdag din po sa akin yung pagbabago, yung changes sa buhay namin na mag-ina, ng buong family ko. Kasi unti-unti, nagbo-boom po yung grupo ko, Middle East, sa iba't ibang bansa. Kung baga, nandito lang po ako sa Pinas, pero yung grupo ko po hanggang sa iba't ibang bansa na, dahil sa mga trainings na itinuturo po sa akin, na nagagawa ko siya, yung sistema nagagawa ko ng tuloy-tuloy. And ang kagandahan po nun kasi, kahit sobrang bata ako, nagagawa ko yung business. And ang nakakatuwa niyan kasi, netong June 9 po, pakita ko po yung picture sa inyo. Ito po yung pinaka-latest achievement ko ng naming mag-ina. So, ayan. Ay, ito, na-share screen na ba? O, puro medalya na lang yung hawak ko. Dati puro medals lang para kasi gusto ko maging proud ng yung mama ko sa akin sa pag-aaral ko. Kung dati puro medalya, puro rewards,
Yan, ang nakakatuwa kasi simula nung nakahawak ako ng pera dahil sa empowered consumerism, naipapaikot ko po yun sa negosyo. And yun po, ang dami na po nagjo-join, nagtitiwala sa akin dito sa business natin. Ang nakakatuwa po niyan kasi, ayan, nailabas na po namin yung sarili ko pong sasakyan. Ayan, brand new Toyota Rush, top of the line 2020. Ayan, so 20 years old po ako ngayon. Diba? Yeah, boy! Akala ko sa akin iba. Yung tulog. Ayan, nailabas DJ ko po yung sasakyan. Batang-bata po ako, 20, nagda-drive na, ayan, ito na yung susi, hawak ko po. Ayan. So, kung dati, medal lang, ngayon po, susi at manibela po yung hawak-hawak ko. And ang nakakatuwa niyan kasi kasama ko po yung mama ko ginagawa yung business hanggang ngayon and family business po namin ito. Ito na rin po yung source of income namin. And nakakatuwa din po kasi yung mga hindi po naniniwala sa akin noon dahil nakakita nito, unti-unti na rin po sila naniniwala na talagang pwedeng magbago yung buhay nila dito sa empowered consumerism. So, ayun lang po yung may share ko. Ayan. So, thank you po sa kay Lord kasi pinakita niya po sa amin tong opportunity na to na talagang life-changing opportunity. And nagpapasalamat ako sa mga mentors ko, kay Coach Chris Cabilinga, ayan. And syempre sa mama ko na nagme-mentor sa akin personal. God bless everyone. God bless. Thank you po. God bless. Thank you po. Nakakatuwa kasi syempre na-share na naman namin sa inyo kung ano yung opportunity na ginagawa namin ngayon through Facebook na talagang totoong kumikita and walang makakapigil kahit lockdown. And ngayon po nakakatuwa and congratulations po sa lahat kasi dito pa lang po sa Zoom meetings natin, naka 100 participants po tayo. So, may mga tigdadala-dalawa pa po dyan. And marami pong nanonood ngayon live on Facebook. So, congratulations po sa lahat.